Ayan mga ano, mga lalabs at kapitas. So ngayon po ay nandito kami ni ano ni Ma. Actually katatapos ko nang kumain, tinamin yung kinainan ko. Mm-hmm. May tira pa, baboy. Tsaka tinamang katawan ko, baboy. Parang, okay ka lang. It's very healthy ano. Daya ako doon. Para lalo akong lumaki. Tapos ayun, ngayon ano, ang ginagawa namin is... Unexpected na naman to. This is unexpected. I think ang ganitong klaseng conversation ay mas exciting kaysa yung scripted okay. Na para bang pinano, ang ganda-ganda ng cinematography, talagang ginastusan. This is like out of nowhere. Bigla na lang, okay, mag-usap na tayo. Let's see kung anong, ano yung topic na mapag-usap. Yung follow-up natin sa part 1 and part 2 interview mo sa akin. Sa ginawa ko pong ano, vlog. Tinitingnan ko yun yesterday nang sabi ko, may 200 ata. Okay yan. And then di ko in-expect na bigla siyang pipitik later on. Nagulat din po ako. Kahit po yung asawa ko nagsabi, sabi niya, ang dami ng views ni ano ni Mang Weng. Sabi ko, ang ganda ng kwento niya. Lalabs, ang ganda ng kwento. Kaya sa mga hindi pa po nakakapanood dyan, pangit lang yung gupit ko. Pero ang ganda ng kwento ng katabi ko. Lalabs, pasikatin natin to. Mang Weng Panty, sa mga subscriber ko dyan, sa mga followers, supporters ko sa Facebook page, sa YouTube channel. Mang Weng Panty, lalabs, pa-subscribe, like, and bell all. Oh, ganun din mga kapitas, huwag ka lilimutan si Noya Lang TV. Mga kalalabs, ito na ang sunod nating pag-asa sa mga lalo sa mga fruit picker dito sa Australia. Lagi pong subaybayan ng kanyang channel at YouTube channel din po. Ang galing niya eh. So, paano mo ba talaga ako nabulan ng ano? Anong technique mo dun sa pag-interview mo sa akin? At bigla na lang akong bumigay eh. Hindi ko... Masarap po bang pasta? Ang sarap eh. Kaya nga kahit kaunti na lang, talagang kinakain ko siya. Ba bakit ganun kinakain ko siya? Kasi alam ko, pag hindi ko siya kinain, alam ko kung saan na yung pupunta. Sa basurahan. Natatao po ako nga. Sayang naman. Sa Australia po lalabs. Lalo na dito mga kasama ko, ang hilig nila bumili, pero hindi inuubos. Kung mapapansin nyo rin mga lalabs, kung bakit po ako nagdadala ng tinapay sa mga pinapakain ko dun sa river, sa lake, dahil ang daming stock dito na hindi nakakain, na expired lang. Ang ibig sabihin ay panis na. Panis na. So, ang panis para sa ibon. Hindi, totoo yan. Actually, it happens many years ago. Opo. Kahit yung mga kaibigan kong Australiano, kahit mga any nationalities. Opo. Excuse me. Pag may expire silang sliced bread, ang ginagawa nila, di panis na. Opo. Wait lang po. Okay. Nakikita nila yung ano ko. Mag-juice muna ako. Pag may panis silang sliced bread, opo. Dapat sana ay itatapo na yan sa basurahan. Ganun. Ang ginagawa nila, kinakalat nila sa daan. Sabi ko, bakit nila kinakalat sa daan? Parang ano kayo, parang basura na yan eh. Nag-spread kayo ng basura, ang duming tingnan. Hindi. Huwag ka mag-alala, mamaya wala na yan. Bakit? Kakainin ng aso. Hindi, ibon. Opo. Kinakain ng ibon pala yan. Ano? Kaya nila, ini-spread yung buo yan, ha? Hindi na naginagutay-gutay. Opo. Talagang inaano na yan sa, ano, sa daan or sa mga damo. Opo. And then after 3 hours, sabi ko, ah, totoo nga pala, kinakain talaga ng ibon. Uh-uh. Ano, instead na ilagay na lang sa basura, at least may animals na nagbe-benefits. Kain na lang yun. Kaya tama yung sabi ni TV, yung mga napapanis na pagkain dito like sliced bread sa Australia, pinapakain na lang. Saan mo pinapakain na? Sa isla ba? Sa mga ibon po. Ibon din. Ibon, tsaka yung ano, yung duck. Oh, yun. Opo, dyan po. Tapos nung nag-ano yata ako dun sa ano, sa lake, sa may Tower Hills, alam mo parang karpa. Oo. Parang talagang yung pagbagsak ko ng sliced bread, talagang kinain niya, gumanon siya. Sabi ko, ah, ang sarap iulam na. May nakita pa ako parang alimango. Ang tawag dyan ay, yung karpa ay, tawag dito ay European. Ay, European. Ah, social. Karpa. European carp. Sa atin ay karpa. Ang European carp po dito,
sa Australia, sa Murray River, ito po ang pinakamalaking river ata sa Australia, connecting from South Australia hanggang sa New South Wales and then down to Victoria hanggang sa may Melbourne. Yan po ang pinakamalaking river. Yan river, po ay maraming European carp. Adi, kaya ang dami po nagbibingwid dyan malapit sa amin. Ang European carp po dito ay tinatawag na peste. Hindi, oh, hindi po siya hindi kinakain? Hindi kinakain. Nagtataka ako. Sabi ko, ang sarap. Kaya ang laki po ang lalaki. Ang lalaki nila. Mm-hmm. May 5 kilo. Pag nakukuha ng mga Australiano especially, hindi na siya binabalik sa ilog. Opo. Ilinalagay na lang siya sa lupa para mamatay. Ala, sayang. Oo, opo. Bakit? Kasi yan ang nagdo-dominate sa Murray River. Mm-hmm. Yung ibang mga species ay kinakain nila. Mm-hmm. And then besides that, bakit hindi siya makain? Kasi lasang putik. Yung balat lasang putik. Nag-try po ako ng European carp, sa atin ay karpa, dahil karpa talaga. Mm-hmm. Yung natural. Masarap siya, pero may halong ano talaga, putik. Pero sa totoo lang pwedeng kainin eh. Masyado lang nag-ano yung mga Australiano ato ay nag-iisip na madumi. Saka piste. Mm-hmm. Kaya inahayaan. Parang janitor fish. Oo, parang ganun. So yun ang ano doon eh. Yun ang ano doon eh. Mm-hmm. Pero may iba po ako, ano, balik tayo sa fruit picker. O sige. Hindi po pa kayo nahihirapan gumising ng maaga. Sa akin, hindi na ako nahihirapan. Hindi po kayo nahihirapan. Kasi ako, ang hirap gumising sa akin ng maaga. Parang, sarap matulog. Alam mo, Noy, sa mga hoben or sa mga batang katulad mo, sarap ay itulog. Masarap itulog. Sa akin medyo on the 50s na, wala na. Mm-hmm. 4 o'clock, 3 o'clock in the morning pa lang, gising na ako. Mm-hmm. So, hindi na ako na... Tsaka yung, ano, yung normal sa dito sa Australia, kailangan mong gumising na maaga. Kasi pag nag-late ka, nagising, ano na yan sa kanila, tabad ka na. Tama ka dyan. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi hindi ko sulit na makakatulong. Wala ditong late sa trabaho. Mm-hmm. Mahiya ka pag late ka. Tsaka yung tawag dito, ultimo yung may-ari, yung farm owner, nagtatrabaho po. Ay, talaga po, nagtatrabaho sila. Masisipag ang mga yan. Doon nga sa kung saan ako nagtatrabaho, hindi ko alam kung farm owner, manager, uh-uh, or anak ng owner. Pero sa palagay ko is part of the management. Uh-uh. Parang part owner din eh. Andun talaga siya, kinakalikot yung mga machine. Opo. Tinitingnan kung yung aming ginagawa ay maayos. Opo. Sinusundan kami na. Nagda-drive pa sa amin eh, yung mga mini buses. Opo. Nagda-drive siya, sabi ko, wow, ganun ang Australian. No? Mm. Talagang kahit ikaw ay may-ari, hindi ka pwedeng tumayo na lang dyan. Okay, itong gawin mo, hindi pwede. Opo. Sila ay kasama sa trabaho. Nag-ooperate ng machine, nagda-drive, tuturuan ko kung anong dapat gawin. So, pantay-pantay lang tayo, lahat tayo nagtatrabaho. Di ba na-experience mo din yan, no? Opo. Tapos, ano, isa pang napansin ko na yung mga may-ari ay magpatawag ng boss. Bakit kaya? Alam mo bakit? Ganun? Bakit po? Para malaman din ng mga kapitas tsaka ni anong kamalalabs. Mga kalalabs. Kasi doon lang yan sa Pilipinas, eh. Uh-huh. Dito, pag tinawag boss, mo ang sir, mga... Sir, ma'am. Farmers, owners, or managers. Contractor, mga big boss. Na big boss, mom, sir. Sa kanila ay isang malaking insulto yun eh. Uh-uh. Kung ang halimbawa ang boss mo ay ang pangalan ay Manny, uh-uh, huwag mo siyang tawagin na Sir Manny. Uh-uh. Tawagin mo lang siyang Manny. Uh-uh. Huwag mo siyang tawagin na boss, mom, or sir. Or ganun. Kasi pag sinabihan mo silang Sir Manny or boss, parang iniinsulto mo sila. Opo. Pero how about sa Philippines? Ah. Kung ikaw ay may sir, ma'am. Sir, ma'am. Yeah, boss. Otherwise, ininsulto mo sila kung walang sir, ma'am. Hindi mo sila pwedeng, ano ba, hindi ka lilingunin. Hindi. Tapos parang nakakaano na, parang sa part mo as employee, tapos yung boss na tabagin mo as a real name, parang ang pangit ng dating, parang wala kang respeto, wala kang galang. But here, dito, baliktad eh. Pag sinawagan mo silang sir or ma'am or boss, na-insulto sila.
para mo silang sinampal eh. Mm-hmm. Mm. Kaya iba dito eh. Napapansin mo ba no'y sa ano dito sa mga bangko? Opo. Di ba walang mga security guard? Walang security guard. Walang security guard. Kahit sa kahit anong establishment, walang security guard. May napansin ka bang security wala. Guard? Wala. Wala. Diba? Wait lang kuya. O sige. Kunin ko na yung isa kong phone. Kailangan marinig nila yan sa Facebook. Oo, oh, di ba? Oh, ayun. Sige, i-live mo na. Sarap ng usapan natin eh. So yun, nag-usap kami eh. Bihira kami mag... Ang hirap hulihin ito eh. Busy-busy eh. So... Inuli na natin eh. Ganun siya. Sige. Sige. So, kahit anong ano, sige, pag-usapan namin. Mag-live siya. Sige, mag-live mo na yung TV. Tapos magbigay ka ng specific topic para... Kwentuhan lang. Oh, sige, kwentuhan. Kwentuhan Noy and Mangweng. Ang picker duo ng Australia. Pagkamanod si Mariel. Oo, oh, sige. Ayun, yun, magaling yun. No. No. At least na nahuli din kita sa wakas, oh. Opo. Iba pala pag vlogger, ano? Bakit po? Ganito, walang buhay. Oo, parang baliw lang. Dati-dati, pag ganito, wala na akong pakialam eh. So, inom-inom, tulog, and then noon ng YouTube. Opo. And then that's it. Okay. Oh. Alright. O sige, dito naman tayo sa live. Naka-live na ba tayo? Wait lang po, ano natin. O sige, ano mo, para okay. Magandang pa, ano, magla-live tayo. Wait lang, hanap tayo ng magandang spot. Para kaming baliw. Okay na po, huwag nyo na ba tayo? Oh, sorry. Okay na. Edit nyo na lang po yan yung ano. Ay, oo, ano ko na lang siya. So, ang ganda nito eh, kasi this is our moment. This is our chance. Okay. Dito naman tayo. Yun, pasok. Ayun, pasok na. Ayan na, loves, mga kapitas, nandito tayo. Pa-share po and pa-heart. Wala pang views. Wala pa. Sana may dumating na. Ito po si Noy Alan TV. And Mangweng Pante. Oh, kaming dalaw po, nag-collab na. Wala po sa fruit picking. Sa bahay muna kasi wala kaming wala kami sa farm at saka hindi kami magkasama sa trabaho sa farm. So, ang chance lang namin ay dito sa bahay sa ngayon. Ano? Mm. Kaya yun. At yung ilaw namin ay medyo malabo. Okay na yan. Okay na po yun. Sino kaya ang unang views na po viewers natin? Kung may mga viewers po dyan, kalalabs, mga kapitas. Don't forget to comment para ma-ano kayo, ayun, may isa na. May biglang lumitaw. Noy Alan TV. Thank you po. Thank you. Suki mo yan. Supporters. Oh, supporters. Okay, mag-comment ka po kayo dyan, lalabs. Kapitas, comment po kayo dyan. Kasi kasama ko po ang isang sikat na vlogger na fruit picker dito sa Australia. Vloggers. Ayan, Mangweng Panty, lalabs. Noy Alan Kapitas. TV, mga kalalabs. Ayan, antayin natin. Comment po kayo, comment, pa-share, and pa-heart. Yun. Ayun. Yun, sino kaya? Leomas. Leomas Trineng. Dalayo, hindi ko masyado mabasa. Ma'am Leomas, shout out. Shout out, Ma'am Leomas. Keep wait lang, punin ka isang pang cellphone. Hindi pa pwedeng, ano. Ilalabas na lahat. Ala, sino si Leomas, si Riagne, kung nasaan ka man ngayon ay shout out from Kalalab sa Noy Alan TV. Ito naman si Mangweng Panty Channel at saka sa YouTube, Mangweng Panty. Don't forget to subscribe to of us, to both of us. Itutanggalin ko muna yung kinainan ko. Oh, sige, okay, okay lang yan. Mukhang nag-enjoy tayo. O, tatlo na. Tatalang views? Oo. Tingnan mo. Yung mga ano dyan, yung mga subscribers, followers na sana mag-collabs kayo ni Noy Alan TV. Ito na po yung moment na inaantay nyo. Ito din ang moment na inaantay namin. Nagsalamin na ako kasi medyo matanda na si kuya ninyo. Pa-share ako lalas, pa-share and pa-heart ng live ko. Pa-share and pa-heart kay Noy Alan TV. Ayan na. Brian Perez. Sana napansin nyo, Sir Noy, PM ko sa mga messenger nyo. Salamat po. Okay, thank you very much din po. Kalalabs, Leonie, I don't really know. Micho.
Leon Obrador, if he's watching, thank you for watching. Nakakatawa po kayo, sir. Sabi niya, nakakatuwa. Nakakatuwa ba? Opo, opo. Medyo tuling na ako eh. Mangweng Panty Lalabs, Mangweng Panty, pa-subscribe. Pa-subscribe po kay ni Alan TV. Yeah, po. Ako ay collab po kami, Lalabs. Collab kami or nakiki-join lang sa kanya. Protiker ng Australia, Joshua De La Cruz, thank you for watching. Hide and share po, Lalabs, pa-hide and share. Nagkakatuwa lang.